Ang pagmamahal ng ina sa anak. Mawalay ka man sa buhay ko, pero nanatili ka pa rin bukal sa puso ko. Ito ang mga linyang binitawan ni Gerald sa kanyang ina. Bilang isang magulang, gagawin ang lahat para sa ikabubuti ng mga anak. Sa kwentong ito, mga kaibigan, tunghayan natin ang totoong kwento ng buhay, ang pagmamahal ng isang ina sa anak. Ina ang nagsilbing gabay sa ating buhay. Walang ina na gustong mawalay sa anak. Lumaki ako sa pader ng aking ina. Bagamat sakto lang ang buhay, pero ang aking inay nagbigay ng puno ng aral sa aking buhay. Ramdam ko ang pagmamahal ng aking ina. Ginawa ang lahat kahit siya'y pagod na, matustusan lang ang aking pangangailangan. Nagtanda ako na bitbit ang aral at pagmamahal ng aking ina. Ito ang mga salita ni Gerald. Kitang-kita ni Gerald sa mata ng kanyang ina ang halos hirap na harap buhay nito. Naglalaba ito buong maghapon. Gerald, hangad ko lang ang matapos ka sa pag-aaral at makamit mo ang gusto mo sa buhay. Gagawin ko ang lahat hangga't aking makakaya. Makita ko lang na masaya ka. Mithi ng inay ni Gerald. Si Gerald ay idineraos ng mag-isa sa kanyang ina. Iniwan sila ng papa niya dahil ang ibang bahay ito. Bumuhos ang luha ni Gerald sa kwento ng kanyang ina tungkol sa kanyang ama. Ramdam niya ang sakit at pait na naranasan nito. Simulat sa pool, hindi naranasan ni Gerald na may ama. Subalit, hindi ito nagkulang sa kanya dahil nandyan ang kanyang ina na tumayo bilang isang magiting na ama. Ma, anumang mangyari habang buhay kitang dalhin sa puso ko, ikaw lang ang bukod-tanging nagpatibok ng puso ko ng ganito. Nakita ko sa mata mo ang hirap. Alam kong gusto mo nang sumuko, pero patuloy ka pa rin lumalaban. Di lang para sa akin, kundi lalo na't para sa atin. Di ko malilimutan ang mga aral na binigay mo sa akin, lalo na ang pagmamahal. Kung darating man ang araw na magbukod ako ng sarili kong pamilya, ipangako kong asan ako, andon ka. Oo, may pamilya ako, pero ikaw ang babaeng unang nagpatibok nito. Huwag kang mag-alala. Lumaki man akong walang ama, ramdam ko naman na ikaw ay siya. Sa pag-aruga mo sa akin, alam kong walang kabayaran yon. Kaya kahit di ko masuklian yon, hanggat nandito ako, ipapangako kong magkasama tayo hanggang dulo. Ito ang linya at pangako ni Gerald sa kanyang ina. Hindi mapigilang magtakbuha ang mga luha ng mag-ina. Masayang nagyakapan na puno ng pagmamahalan. Lumipas ang ilang araw, naninibago si Gerald sa kilos ng kanyang ina. Kaya naman, minabuti niya itong ipa-check up. Nagbiyahe sila ng 2 oras papunta sa ospital. Pero habang papalapit ng papalapit sila, inatake sa puso ang ina ni Gerald. Kaya naman, hindi niya mapigilang magpanik. Ma! Ma! Malapit na tayo! Kapit lang, Ma! Ma! Please! Kapit lang! Anak, lagi mong tandaan, lahat ng ginawa ko ay para sa'yo, para sa ikabubuti mo. Magpakabait ka. At lagi mong tandaan at isa puso at isa isip na magiging kang isang masipag at halimbawa ng isang magaling na ama. Lagi mong tandaan na ako'y naririto lang palagi sa iyo. Ito ang mga huling linya na binitawan ng kanyang ina. Ilang minuto lang pagkatapos bigkasin yon, ay binawian siya ng buhay. Nagdulot iyon ng sobrang pagkadismaya ni Gerald. Pero imbis na mawala ng gana, minabuti niya itong balikan ang mga alaala, kunin ang mga aral na nagbigay kulay sa buhay nila noon. Habang nakatitig si Gerald sa altar, may nakita siyang kakaiba. Kaya naman, kinuha niya ito.
anak, pasensya na kung humantong sa ganito. Di ko sinabi sa iyo dahil ayokong mag-alala ka. Higit sa lahat, pagod na ako. 3 taon ko na itong dinala kaya pasensya na. Mahal na mahal na mahal kita. Nagmamahal, ina. Yun ang huling mensahe ng kanyang ina. Ngayon, si Gerald ay may sarili ng pamilya na muhay ng payapa at masaya. Pinanyayaan ng 3 anak, magandang buhay at magandang trabaho. Sa kwentong ito, patunay lang na ang ina, kahit anong mangyari, hirap man na maitaguyod ang buhay, pero gagawin ang lahat para sa ikabubuti ng pamilya. Kunting aral, mahalin mo ang magulang mo habang nandyan pa, kasi di mo alam sa makalawa, wala na sila. Ibuhos ang pagmamahal na kailangan dahil yan lang ang nagpapatibay at nagpapalakas ng loob nila. Kaibigan, yan lang ang ating kwento. At kung nagustuhan mo ang mga ganitong content o video, mag-like ka at i-subscribe na rin. I-click ang bell button para updated ka sa video na aking i-upload.